Kaibigan, sa oras na ito, purihin ang dakilang Diyos na manalalang sa kanyang walang hanggang kabutihan at pagmamahal sa bawat isa sa atin. Pinagpapala pa rin tayo at iniligtas sa napakaraming mga pagsubok at kahirapan sa buhay. Sa kanyang masaganang biyaya, tinutulungan pa rin tayo para magtagumpay sa mga kasamaan. Kaya't luwalhatiin natin, purihin natin ang Diyos sapagkat ikaw ngayon ay narito upang muling subaybayan ang programang ito, Oras ng Pag-aaral, upang lalo pang mapatibay at mapatatag ang iyong pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ang pinakatema ng ating pag-aaral ngayong trimestre ay may pamagat na pangangasiwa para sa Panginoon hanggang sa siya ay dumating. Sa temang ito, pinakikilala sa atin ang pamantayan ng Diyos sa ating relasyon sa Kanya at maging malinaw na makikita natin kung papaano mapapaunlad at mas mapalalim ang pagtitiwala at pananatiling tapat sa ating Panginoong Hesus hanggang sa Kanyang ikalawang pagdating. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral. Alam kong marami sa inyo ang nag-aaral sa mga kanilang mga tahanan sa ating leksyon gabi-gabi. At ako'y bumabati sa lahat ng ating mga viewers sa buong mundo. Ang ating mga kaibigan at kapatid sa Gising at Gataran, mga family ng si Sister Sonia Rosario, at ang mga may iba pa. Ganon din sa Samar Mission, at ganon din sa buong Mindanao. At maraming salamat sa mga reflections na inyong mga sinusulat at komento sa ating comment section. Purihin ng Diyos, kaibigan. Nais ko pang magkaroon ka nitong kopya nito para ito'y mas magiging alive at vibrant ang iyong pag-aaral ng ating leksyon bilang isang Kristiyano. At kung nais mo, makipag-ugnayan ka lamang sa amin dito sa NPUC o sa pinakamalapit na church o iglesia ng Seventh-day Adventist Church sa iyong lugar. At bukod dito, mayroon tayong downloadable outline. Makikita mo dyan na pwede mong gamitin sa iyong pagtuturo at sharing sa iyong care group ministry o class discussion, kaibigan. Sa ating pagpapatuloy ng ating pag-aaral, kasama ko pa rin dito ang mga butihing mga pastor at mga guwapong mga pastor na ito'y mga lalaki ng Diyos. Una dito ay si Pastor Lauder Mergatos, ang ating stewardship director ng Central Luzon Conference. Kumusta kayo, Pastor Laudy? Mabuti naman, Pastor Ray. At mas lalo palang mabuti kaysa sa dati. Oo. Binabati ko po pala ang ating pong mga kapatid na ngayon ay sumusubaybay sa atin hong oras ng pag-aaral. At nais kong batiin sa ating pag-aaral na ito si Pastor Reynante Gomez, ang kanyang asawang si Sister Olive, kasama ng kanyang mga anak, ang kanyang manugang, at ang kanilang kaisa-isang apo na nasa Amerika, at doon ay naglilingkod si Pastor Reynante bilang isang chaplain. Mabuti naman. Maraming salamat, Pastor Laudy. Ang pangalawang mga kasama namin dito sa studio ay si Pastor Jerry Estabillo. Siya naman ang ating pinakagwapong stewardship director ng North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Jerry? Talaga. Oh. Abuti, Pastor Ray. Maraming salamat sa iyo, mga makalupang papuri. tayo ay pinagpala ng Panginoon sa nakaraang sanlinggo. Mga minamahal na mga kaibigan, kapatid, salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa oras ng pag-aaral. At binabati din po natin ang ating pong mga kapatid at mga kapartner sa ministry. Sila Ate Esther Bakod at si Kuya Ver Bakod na nasa Maryland. Mm-hmm. Sila'y sumusubaybay sa ating oras ng pag-aaral, Pastor Ray. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos sa ating pagpapatuloy, kaibigan. Nais kitang anyahan sa maikling panalangin. O Diyos, sa manaming banal, ibinabalik namin ang papuri at pagpapasalamat sa iyo sapagkat napakabuti niyo sa amin. Nanawa, ipagkaloob niyo sa amin ang karunungan ng langit, maintindihan namin ang iyong mga salita, at magbigay katatagan ng aming pananampalataya
at lalo pang lumago at umunlad ang aming pananampalataya sa inyo. At habang kami naghihintay, naglilingkod sa malapit na parating ng aming Panginoong Hesus. Purihin ang Diyos at patawarin kami, O Diyos, sa aming mga kasalanan. Ito'y hiling namin sa pala ni Hesus. Amen. 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 Ang pamagat ng ating pangwalo na paksa ay pagpaplano para sa tagumpay. At ang talatang sauluhin ay matatagpuan, kaibigan, sa Colossians 3:23 at 24. Ito yung sinasabi, ano man ang iyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tanggapin ninyo ang gantimpalang mana. Paglingkuran ninyo ang Panginoong Hesukristo. Pastor Laudy, maaari mo bang ibahagi sa atin ang kabuuan ng ating leksyon? Salamat kapatid na Ray. Sa pagpapatuloy po ng ating muling pagre-repaso o pag-aaral ng ating mga leksyon, ay tatalakayin muli po natin ang isang napakagandang tema, pagpaplano para sa tagumpay. Ang banal na kasulatan, mga kapatid, ay nagsasabi na ating paglingkuran ng Panginoon habang tayo ay bata pa. Mm-hmm. At yan ay nakasaad sa banal na kasulatan sa aklat po ng Ecclesiastes 12:1. Ganun din habang tayo ay malakas pa sa aklat po ng Ecclesiastes Kapitulo 9, ang talata ay 10. At kasama din dito ang pagiging masipag bilang isang katiwala. Yan ay matatagpuan po sa mga Kawikaan 14, talatang 23. Ang ibig sabihin ng paghahanap sa Diyos ay sa panahon tayo ay nakapag-iisip at nakapag-desisyon ng tama, sapagkat ito ang sinasabi po ng Kawikaan Kapitulo 3, ang talata ho ay 5 at 6, ang wika. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Amen. Kapag tayo ay humahanap ng karunungan mula sa Diyos, Kanyang ginagabayan ang ating mga daan. At ito po ay isa sa mga importanteng elemento upang magkaroon tayo ng tagumpay na pampamilya o sa pagpapamilya, at binibiyayaan tayo ng Diyos ng isang mabait at matalinong asawa. Ngunit sa kabila ng mga gumagawa tayo ng tama ayon sa kalooban ng Diyos, sinusubok pa rin ang ating pananampalataya, at sa mga ito ay wala tayong kontrol. Ang ilan nga po sa mga ito ay maaring problema sa pag-aasawa, pagkawala ng mga material na bagay at kalusugan, o kaya naman ay pagkawala ng mahal sa buhay. Subalit mapapansin po ninyo, mga kapatid, na maaari rin nating pasalamatan ng Diyos maging sa ganitong panahon, sapagkat sa huli ay siya lamang ang nagpapanauli ng lahat ng mga bagay. Kung ang ating paghihirap ay nagtuturo sa ating leksyon o ng ating leksyon, gayon din sa mga material na bagay ay maaari ding magturo ng mga leksyon kapag ito ay nawawala o nawala sa atin. Kaya't sa pananaw ng Biblia, ang kayamanan, ang pag-aari natin dito sa sanlibutan ay hindi maaaring magbigay ng tamang definisyon tungkol sa pagiging matagumpay. Ang pagiging kontento ayon sa Kawikaan 15:16, paglilingkod sa Diyos na may kasiyahan ayon sa Lucas 1:47, at pagtitiwala sa Kanyang probidensya, Awit 37:25, ay siyang igit na kayamanan dito sa sanlibutan. Kapag ang Diyos ang nagbigay ng kayamanan, inaasahan niya tayong pahalagahan at irespeto ang lahat ng Kanyang kaloob. Katulad po ng mababasa sa Kawikaan 3:9 at
Jesus, ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ang mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayoy, mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana at ang iyong mga aalisan ay aapawan ng buong alak. Kung tayo mga kapatid ay tumatanggap ng mga bagay galing sa Diyos, ay lagi nating isipin ng tagumpay ay hindi nakadepende sa kayamanan. Maging sa mga bagay na kahit ito'y galing pa sa ating mahal na Diyos. Ang tunay na tagumpay o success ay nakaugat sa pagiging tapat na katiwala. Kahit anumang klase ng pagsubok ang pinagdadaanan o pinagdaanan natin sa kaginhawan, kahirapan, kalusugan man o karamdaman, kinakailangan tayo ay maging tapat sa Diyos, maging sa harap ng kamatayan, sapagkat sa huli ay magmamana tayo ng putong ng buhay. Kaya ang pagtatagumpay ay kadalasang nakadepende kung paano din ito tinitingnan ng isang tao base sa kanyang kultura o kinalakihan, sapagkat iba't iba po ang paraan ng pagtingin po natin sa tagumpay na tinatawag. Halimbawa, kung ang tao ay mayaman o kaya naman maraming narating sa buhay, tinitingnan ito bilang secular mindset sapagkat ito ang kanyang kinalakhan o kaya naman ay pinamana ng kanyang pamilya. Pansinin po ninyo mga kapatid at mga kaibigan na kahit ang isang tao ay mayroong bentahe sa pagkakaroon ng kayamanan, ang kasalanan ay tiyak na hahanap ng paraan upang ito ay maging pagpahirap o mawalan ito ng saysay dahil sa gawa ng laman. Gayunpaman, si Jesus ay naparito upang magbigay ng saganang buhay. At ito ang tunay na tagumpay o kayamanan, at si Jesus lamang ang tagapagbigay. Ganito po ang sabi ng aklat po ng 1, Kapitulo 10, ang talata po ay 10, ang wika ng banal na kasulatan. Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Ang ating leksyon, mga kaibigan, ay nagbibigay ng ilan sa mga halimbawa kung paano ang tamang depinisyon ng isang matagumpay na tao. Una, ang tagumpay sa material at spiritual ay nakadepende kung paano natin inuuna ang Diyos. Ito ang dahilan kung bakit tayo inatasan ng Diyos na sundin ang kanyang mga kautusan upang gawin tayong mga banal na tinawag sa kanyang pangalan. At sa ganitong paraan ay may tataas tayo ng Diyos maging sa mga material na tinatamasa natin. Kailangan nating pagtiwalaan ng Diyos at huwag tayong umasa sa ating mga karunungan upang tayo ay kanyang magabayan sa pagkuha maging ang mga material na bagay. Ikalawa, mga kaibigan, sa sukatan ng tagumpay ayon sa banal na kasulatan ay ang pagiging masipag. Ito ho ay kinakailangan natin maintindihan na ang tao ay kinakailangan maging masipag. Ito ay tumutukoy sa pagiging alisto, mahusay, at higit sa lahat, may kahandaan. Ang isa pang kahulugan nito ay hango sa salitang Hebreo na ang ibig sabihin ay epektibo. Ibig sabihin, ang pagiging masipag ay ang pagkilos ng pagiging epektibo at may kakayahang gawin ang maraming bagay. So kabaligtaran nito ang katamaran at walang pakialam sa mga bagay na mabuting gawin. At ang ikatlo ay ang kasaganaan na kaakibat na integridad. Bukod sa masipag ay dapat merong kaakibat na integridad.
Kagaya po ng naitala sa banal na kasulatan sa aklat ng Henesis 39:2-5 na si Jose ay naging masagana sa buhay dahil ang Diyos ay sumasa kaniya. Sa wikang Hebreo, ang salitang prosperous ayon sa tala na nabanggit, ang pagiging sagana ay nangangahulugang magpasulong, maging epektibo, o kaya naman ay maging mabuti. Kaya sa tala, ang wika, si Jose ay hindi isang biktima ng mga di inaasahang pangyayari o bunga ng pagiging tamad. Siya po mga kapatid ay naging matagumpay dahil siya ay nagpasulong at ginawang posible ang lahat dahil sa tulong ng Diyos. Kaya ang wika po ni Ellen G. White sa aklat na Education, ang pahina ho ay 57. Ganito ang wika, "The greatest want of the world is the want of men, men who will not be bought or sold, men who in their inmost souls are true and honest, men who do not fear to call sin by its right name, men whose conscience is as true to duty as the needle to the pole, when who will stand for the right, though the heavens fall." Kaya't ang tagumpay ay nakaugat sa palagiang koneksyon sa Diyos na sa kabila ng mga paghihirap at mga hamon ng buhay, nananatili tayong matapat, banal, at responsable maging sa likod ng mga mata ng tao. Ang ibig sabihin, kahit hindi tayo napapansin o nakikita ng mga tao. Panghuli, dapat nating maintindihan na ang makasanglibotang tagumpay ay merong hangganan o limitasyon. Nakakalungkot nga isipin mga kapatid na sa kasalukuyang panahon, higit pong mas maraming pinahalagahan ng tao sa mga material na bagay kumpara sa mga intangible gifts. Kagaya halimbawa ng kalusugan, kaligayahan, kaibigan, relasyon sa pamilya, at higit sa lahat ang buhay na may epektibong pananalangin. Kaya lagi po natin tandaan mga kaibigan at mga kapatid na ang salapi ay hindi nagbibigay ng kalayaan at kapayapaan. Gayon din ay hindi natin matatamasa ang kaloob ng banal espiritu kung tayo ay nananatili na nakatuon lamang sa buhay sa mga bagay ng sanlibutan. Ang dagdag pa dito ay ang material na bagay ay nag-aalok lamang ng panandaliang kaligayahan. Kaya nga ang wika pa po ng isang pantas na lalaki ng Diyos, Ecclesiastes 5:13-14, may nakita kong hindi maganda rito sa mundo. Ang kayamanang inipon o iniipon ng tao ay nakapagpapahamak sa kanya. Nauubos ito dahil sa hindi mabuting negosyo at walang nang matitira para sa mga anak niya. Ang tunay na success o tagumpay sa buhay, mga kaibigan, ay ang pag-iimpok ng kayamanan na nakabase sa panukala ng Diyos, hindi sa kung papaano ito gagamitin ng tao. Katulad po ng ating mga pinag-aralan sa nakaraang mga paksa po natin. Sapagkat tandaan po natin na hindi natin maaaring pagkatiwalaan ang puso ng tao dahil ito ay mandaraya. Kapag ang tao ay tumanggap ng karunungan galing sa Diyos, tandaan po natin ito, walang ibang pagiging resulta kundi ang pagtatagumpay. At sa Biblia, ang salitang ito ay sinalin sa wikang Hebreo na ang ibig sabihin nito ay karunungan, mga kaibigan. Ito ay ginamit noong panahon po ni Josue na nagkaroon ng tagumpay laban sa Kanaan. At kay David, nung siya ay magtagumpay sa mga digmaan gamit ang kapangyarihang militar. At kapag ka ang karunungan ng Diyos ay suma sa atin, hindi maaring hindi tayo magtagumpay. Ganito po ang sabi ng wika, ang Diyos ay natutuwa. Nabigyan tayo ng pagpapalang material, subalit ang presensya ng kasamaan ay kadalasang umahad lang kung bakit hindi natin ito palaging nakakamit. Subalit sa magitan ng biyaya ng Diyos ay maaari tayong maging matagumpay sa kondisyon na palagi natin siyang uunahin.
Kaya tumpak po yung wika ni Ellen G. White, Our High Calling. Our High Calling o wika, page 318. Our devised plans often fail that God's plans for us may be a complete success. Oh, it is in the future life we shall see the tangles and mysteries of life that have so annoyed and disappointed our fond hopes. We will see that the prayers and hopes for certain things which have been withheld have been among our greatest blessings. Mm-hmm. Kaya po, mga kaibigan, nakita po natin ang mga prinsipyong itinuro ng ating pong Diyos sa magitan ng ating pag-aaral na kakaiba po ang tagumpay na inilalaan ng Diyos sa buhay na ito. Napakaganda, kaibigan, na napakahalaga sa lahat ay ang pagpaplanong may karunungan kung paano magiging matagumpay sa lahat ng mga bagay. Napakinggan natin na pagtatagumpay sa lahat ng mga bagay ay yung pagiging tapat na katiwala sa ating Panginoong Diyos upang tayo ay maging pagpapala sa iba. Hindi tayo magiging matagumpay lamang dyan sa mga maraming mga pag-aari o pera o kaya kasikatan o ano man ang narating mong posisyon sa buhay. Hindi yan ay isang tagumpay sa ating Panginoong Diyos, kundi ang pagiging matagumpay ay isang katapatan, pangunguna at maging masipag na may tamang paggawa upang tayo ay basbasan ng Panginoong Diyos at pagpalain at tayo magiging pagpapala sa lahat ng mga bagay. Maraming salamat, Pastor Laude. Purihin ang Diyos. Kaya tayo naman ay nakahanda na dito sa ating 3 punto o 4 punto kay ang ating butihing pastor, Pastor Jerry. Pastor Jerry, take it away. Okay, magandang araw sa iyo, Pastor Orby. Nasabi na lahat halos ni Pastor Laudy, Pastor Ray, ang lahat ng mga mahalagang punto. Atin na lamang iaayos, no? Ang ating sistema ngayon ng pag-aaral ay ilalagay natin sa mga hanay ng mga prinsipyo, mga kapatid. Ang ating leksyon ay nagbibigay ng mga kaparaanan at mga mahalagang prinsipyo upang tayo'y makaiwas sa pagkahirap sa pananalapi. Ang ating pong leksyon ng tinatalakay ngayon ay planning for success o magpanukala para sa tagumpay. Sa Jeremiah o sa Jeremiah 29, verse 11, mga kapatid, ay sinabi ng ating Diyos ang magandang panukala sa ating buhay. Masahin po natin ang nakasulat po dito, mga kapatid, ay ganito, sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Ibinibigay po sa atin dito ng ating Panginoong Diyos ang panukala niya ay maganda para sa atin at kasama na dito ay ang panukala ng pagtatagumpay. Gusto ng Diyos na tayo ipagtagumpayin sa ating mga buhay, mga minamahal. Sa aklat po ng Josue ay sinabi ng Diyos sa kanyang lingkod ang susi sa tiyak na tagumpay dito sa ating buhay. Atin pong babasahin sa Josue Kapitulo 1, 7 at 8. Ang sabi po dito, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti, gawin mo ang ayon sa lahat ng kautosang iniutos sa iyo ni Moses na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay maging matagumpay saan ka man pumunta. 8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, Pastor Ray, iyong pagiginhawahin ang iyong lakad at magtatamu ka ng tagumpay. Napakaliwanag na sinabi ng ating Panginoon, ang susi sa pagtatagumpay ay ilagay siya sa una at ating tupdin ang kanyang mga kalooban
at sumunod tayo sa kanyang kautusan. Amen. Sa totoo lang po mga kapatid, may iba't ibang kahulugan ang mga tao sa pagtanaw ng tagumpay sa buhay. Nabanggit po ito ni Pastor Laudy kanina na ito nga daw po ay nakadepende sa pinapahalagahan sa buhay ng isang tao o tinatawag po nating value system. May mga tao nga pong nagpapahalaga sa trabaho, relihiyon o pananampalataya, family, marriage, finances, career, Pastor Ray, maging sa relationships. Ang iba ang pinapahalagahan ay volunteerism o yung tinatawag nating community services at material possessions at marami pang iba. At kapag nagkaroon sila nito, ang lahat ay nagsasabi na sinasabi nilang kami matagumpay sapagkat nagkaroon sila. Ngunit sa usapin po ng Kristiyanong pagiging katiwala, binigay po ni Pastor Laudy kanina na ang pagiging Kristiyanong katiwala, ang tagumpay ay nangangahulugan po ng pagiging isang tapat na katiwala, anuman ang mga pangyayari na ating pinagdadaanan sa ating buhay, sa kasaganaan, sa kahirapan, kalusugan, karamdaman, ay dapat tayo'y maging tapat hanggang sa kamatayan upang tayo sa huli ay magmana ng korona ng buhay na sinasabi po sa Apokalipsis 2:10 na maging tapat hanggang sa kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Yan po ang pinangako ng Panginoon. Ang isang realidad ng buhay, gustuhin man po natin ito o hindi, mga minamahal ng mga taga-subaybay, ang pera at pananalapi ay nagiging bahagi ng ating pong buhay. Importante po talaga ang pera sa ating buhay. Marami ang nakararanas ng tagumpay sa paraan ng pamamahala ng mga pera o salapi at marami din ang nabibigo dahil sa maling paraan ng pamamahala nito. Hindi pinag-uusapan dito kung sino ang ating pangalan o anuman ang ating kalagayan sa buhay, anuman ang inyong katatayuan. Kaya't ating pag-uusapan sa leksyong ito, mga kapatid, ang ilang mga hakbang, mga practical steps upang maiwasan ang mga karaniwang pagkakamali na maaaring maging mas mahirap sa pananalapi at ang tagumpay sa pamimera ay maaaring asahan. So, ating puntingnan ang mga mahalagang prinsipyo o mga practical steps upang tayo po ay magkaroon ng matagumpay na pamamahala sa pananalapi. Tatalakay natin sa linggong ito ang mahalagang fundamental principles sa pagpapanukala sa matagumpay na financial management. Ang principle number one, Pastor Ray, ito'y apat na prinsipyo na iaayos lang natin, nabanggit ito lahat ni Pastor Laudy. Iaayos po natin ayon po sa mga tinalakay sa ating leksyon sa linggong ito. Ang principle number one ay put first things first o ilagay sa una ang dapat na nasa una. Sa usapin ng ating material na pangangailangan, ang Panginoong Jesus ay nagsabi sa Mateo 6:33 na ang wika niya doon, mga kapatid, sa Mateo 6:33, o ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Pastor Ray, ano kaya ang ibig sabihin dito ng unahin ang Diyos? Sa pagpapanukala po ng matagumpay na financial management, to put God first means to begin with committing to regularly setting apart the first moment of each day. Pagtatalaga natin ang araw-araw sa palagi ang pagsasagawa ng mga sumusunod: personal devotion by prayer, Bible study, and meditations. Number two, keeping the Sabbath, na lingguhang pagdalo palagi sa church worship services ng ating pong simbahan. Ang ikatlo po dito ay faithfully returning God's tithe and regular offerings na tinatawag po ito ng ating church na promise offering. Matapos po na itabi ang 10% na tithe, ay ibibigay naman po natin ang combined offering plan na ito po isang porsyentong commitment na mula po sa ating mga income matapos ng ating pong pagbubukod ng tithe. Natapos po natin na mailagay ang tatlong mahalagang prinsipyo ng put God first sa pagpapanukala ng pagtatapat, tayo po'y magiging handa na sa ikaapat na paglalagay na kahulugan ng paglalagay sa Diyos sa una. Ang ikaapat ay commitment to marriage. Ang pagpapasya na isang napakahalagang hakbang sa ating buhay.
ang pagpili po ng mapapangasawa na natatalaga rin sa personal value system na putting God first ay napakahalaga. Ilagay ang Diyos na una sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Mm-hmm. Kapag ito po ay ating nagawa kasama po ng ating mapipiling kapareha sa buhay, madalas ito po ay mauuwi sa mabuti at masaya, malusog na buhay na pananalapi. Mm-hmm. Hindi pinag-uusapan po dito kung maliit o malaki ang ating pong income. Tama. Makikita natin ito, Pastor Ray, sa prinsipyo ng buhay ni Job. Ito ay operational, no? Nakikita natin ito na nangyari sa buhay ito ni Jacob sa Genesis chapter 28 and 29. Mababasa natin sa Genesis chapter 28, 18 to 22. Pakibasa nga, Pastor Ray, ang talata sa karanasan ni Jacob. 29, 18 to 22. Mahal ni Jacob, mm-hmm, si Rachel. Kaya't kanyang sinabi, paglilingkuran kita ng 7 taon dahil kay Rachel na iyong anak na bunso. Mm-hmm. Sinabi ni Laban, mas mabuti na ibigay ko siya sa iyo kaysa ibigay ko siya sa iba. Tumira ka sa akin. 20. At naglingkod si Jacob ng 7 taon dahil kay Rachel na sa kanya'y naging parang ilang araw dahil sa pag-ibig niya sa kanya. 21. Sinabi ni Jacob kay Laban, ibigay mo sa akin ang aking asawa sapagkat naganap na ang aking mga araw at hayaan mong ako'y sumiping sa kanya. Amen. Makikita po natin dito, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, na bago si Jacob gumawa ng isang napakahalagang desisyon, mm-hmm, na makakaapekto sa tagumpay ng kanyang buhay sa inaharap, naranasan niya na ang sumunod sa ating pong Panginoon. So ito po yung mga sumusunod na mga nangyari sa buhay ni Jacob nang kanyang pasukin ang commitment to marriage. Ang una po ay nagkaroon siya ng personal na encounter sa Panginoong Diyos sa kanyang panaginip. Mababasa natin yung sa unang mga kapitulo. At pagkatapos nito, si Jacob ay gumawa ng isang pangsariling panata o personal commitment o devotion sa Panginoon na ang kinikilalang Diyos ng kanyang mga magulang ay magiging personal niyang Diyos. Sa pagsasabi po sa verse 21, na ang sabi doon ay, si Yahweh ay magiging aking Diyos. Ang ikalawa na nangyari sa kanyang buhay ay bumuo siya ng isang commitment to put God first by returning all the tithes mula po sa lahat ng pagpapalang kanyang tatanggapin mula po sa verse 22. Ang ikatlo po ay sa chapter 29, nagpasya po siya si Jacob na mag-asawa at pinili po niya si Rachel. Okay. Ang nangyari po dito ay sumunod si Jacob sa payo ng kanyang ina na si Sarah na sa kanyang pagtatago wala siyang ibang pupuntahan kundi ang lugar na kung saan ay naroon ang kanyang mga kamag-anak na may katulad na pananampalataya niya. Mm-hmm. Kaya hindi katakataka, Pastor Ray, hindi naging mahirap kay Jacob na pumili ng mapapangasawa na ayon sa kalooban ng Diyos na katulad ng kanyang pananampalataya. Importante 'yon, mga minamahal. Makikita din natin dito na pinagpapala ng Panginoon ang lahat ng trabaho ni Jacob upang paglaanan ang pangailangan ng kanyang lumalaking pamilya. So ang principle number one para sa matagumpay na pagkakaroon ng financial success is put first things first o God first principle. Ang ikalawa ay work for the right reason. Magtrabaho na may tamang layunin. Yan po ang principle number two sa hakbang upang tayo po ay magkaroon ng financial success. Hindi palagi, mga minamahal, kung ating po makikita ang karanasan ng ating buhay na ang mga anak natin ay hindi palaging nakadepende sa income ng kanilang mga magulang. Darating po talaga ang araw na kinakailangan na tayo ay maghanap buhay ng para sa ating sarili. At binibigyan po tayo ng payo sa ating mga leksyon na karaniwang pong ibinibigay na payo ay dapat una nating gagawin ay humanap tayo ng trabaho na ating passion o yung kinagigiliwan nating gawin. Pagkatapos daw sa ating leksyon ay binibigay po ang payong ito na magsanay tayo doon sa mga passion nating gawin. Mm-hmm. At habang ginagawa po natin yon, hanapin po ang trabaho at magtrabaho habang may kakayanan na atin pa itong
gawin. Ito po ay ilan sa mga pamantayan ng pagiging masaya sa trabaho. Pero syempre, hindi pa laging ganito po ang nangyayari. Gaya sa karanasan ni Jacob, naging masaya lang po siya sa 7 taon ng pagtatrabaho dahil bukod sa mahal na mahal niya ng sobra si Rachel, ay kinagigiliwan talaga niya ang pag-aalaga ng mga kawan. Mababasa po natin yan sa Genesis chapter 29 verse 20, Pastor Ray. Pakibasa mga Pastor Ray. At naglingkod si Jacob ng 7 taon dahil kay Rachel. Nasa kanya'y naging parang ilang araw dahil sa pag-ibig niya sa kanya. Talagang passion niya. Naging passion niya ang pagtatrabaho kay Laban na kanyang, kanyang tiyuhin. Sapagkat mahal na mahal niya ang nagmamotivate sa kanya ay si Rachel. Alam ba, pagka mahal na mahal natin talaga, eh, parang hindi natin alintana yung sweldo. Ano? Ganun din sa pagtatrabaho. Pag mahal natin yung ginagawa natin, parang kahit hindi na tayo swelduhan, okay na. Basta fulfilled tayo sa ating ginagawa. Tama. Ating aalalahanin palagi, mga kapatid, na ang kumita ng mas malaki at magkaroon ng malaking pakinabang ay maaaring mabuting hangarin at mabuting hanapin. Subalit, tandaan po natin, hindi ang pagkakaroon ng malaking pera o malaking sweldo ang dahilan ng ating pagtatrabaho. Sinabi po ni Apostol Pablo ang prinsipyo sa Colossians 3:23 at 24 ay kanyang sinabi, anuman ang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang gantimpalang mana at paglingkuran ninyo ang Panginoong Jesucristo dito. Sinasabi po dito na work as for the Lord. Mm-hmm. So tayo nagtatrabaho, pag nagtatrabaho tayo, ituring natin ito yung ginagawa natin sa Panginoon. Mm-hmm. Ganun din ang kanyang sinasabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Ang sabi po dito mga minamahal ay, kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. So when we work, we are working to glorify God. That is the ultimate purpose of working. So principle number 2, work for the right reason. At ang right reason ay magbigay kaluwalhatian sa Panginoon, and we work for the Lord. Okay, magtrabaho na may tamang layunin, hindi dahil sa pera. Principle number 3, maging masipag na manggagawa. Be a diligent worker. Yan po ang pangatlong hakbang para sa matagumpay na pagkakaroon ng salapi o matagumpay na pananalapi. Mababasa po natin sa Genesis 2:15 ang panukala ng Diyos ng kanyang lalangin ang tao. Pastor Ray? Kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang ito ay kanyang bungkalin at ingatan. So ipinakunukala po ng Diyos na ang tao po ay magtratrabahong sadya. Hindi para parusahan siya, kundi para isa ikabubuti po ng tao at ang trabaho ay magiging pagpapala po ng sadya sa tao. Mm-hmm. At sinasabi ng Diyos sa atin na kung magtatrabaho tayo ay gagawin natin ang pinakamahusay at pinakamagaling. Yun yung binasa natin na sinasabi ni Pastor Laudy kanina. Mm-hmm. Mabuting ating basahin yon sa Ecclesiastes 9:10, Pastor Ray. Ecclesiastes 9:10. Ano mang masusumpungang gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kalakasan. Sapagkat walang gawa, kaisipan, kaalaman, ni karunungan man sa siyol na iyong patutunguhan. Yeah, maganda po yung punto ng matalinong hari. Anumang masusumpungang gawin o trabaho ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kalakasan. Pinakamabuti ang iyong gagawin. Excellent. Yung may integridad, yun po yung sinasabi ni Pastor Laudy kanina. Pagsikapan din natin na maging malusog at maging self-reliant. Mm-hmm. Upang hindi tayo maging pasanin para sa iba o sa gobyerno. Ito po ang sinasabi ni Apostol Pablo sa iglesia sa Thessalonica, 2 Thessalonians 3:8-10, Pastor Ray. Hindi kami kumain ng tinapay ng sinuman ng walang bayad, kundi sa pagpapagal at hirap ay gumawa gabit araw, upang kami ay huwag maging pasanin sa kanino man sa inyo. Hindi dahil sa kami ay walang karapatan, kundi upang maibigay namin ang aming mga sarili sa inyo bilang huwaran at dapat tularan.
sapagkat noon pa mang kami ay kasama ninyo ay aming iniutos ito sa inyo. Kung ang sino man ay ayaw magtrabaho, ay huwag din namang kumain. Eh, natural. gusto mo pa lang kumain, eh, then magtrabaho talaga. So, yun po ang sinasabi na pagpapala na ibinigay ng Panginoon kung bakit tayo ay dapat magtrabaho. So, ang pagtatrabaho po sa Diyos ay importante sa Panginoon ng Diyos na kung kaya't sinabi niya sa Biblia na ang kabiguang paglaanan ng sarili nating pamilya dahil sa katamaran ay katulad ng pagtanggi sa pananampalataya. Mababasa natin yan sa 1 Timoteo 5.8. Pastor Ladi, pakibasa nga. Ganito ang wika, ngunit kung ang sino man ay hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan, tinanggihan niya ang pananampalataya at siya'y masaul pa sa hindi mananampalataya. Malungkot na kalagayan niya na tayo mismo ay naniniwala na may pananampalataya sa Diyos ay hindi tayo marunong mag-provide sa pamilya natin. Eh, hindi po maganda yon. Kaya mabuti po isundin natin ang payo ni Haring Solomon na sinasabi po sa Kawikaan 4.23 na bawasan din natin ang puro salita at dagdagan ang ating pagsisikap sa paggawa. Kung ito po ay ating gagawin, ay sinabi po sa atin ni Haring Solomon ang magaganap sa ating buhay. Kawikaan 14.23. Pastor Laudi? Sa lahat ng gawain ay may pakinabang, ngunit ang tabil ng mga labi ay naghahatid sa karaltaan. Iyon. Gusto ko doon sa Biblia na ang Biblia, ang bagong ang Biblia, ang translation po ay, sa lahat ng pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang pagsasalita lamang ay naghahatid sa kahirapan. At hindi, huwag na natin masyado tayo maraming salita pa at gawin na natin yung dapat nating gawin lang. Magtrabaho tayo para sa ikabubuti ng ating pamilya at sa ating kapwa. At ipinangako po ng Diyos na ang masipag ay kanyang pagiging hawahin. Babasa natin yan sa Kawikaan 13.4. Ang sabi doon, mga kapatid, sa Kawikaan 13.4, ang kaluluwa ng tamad ay nagnanasa at walang nakukuha. Ngunit ang kaluluwa ng masipag ay tutustusang sagana. Ang ganda. Principle number 3, mga kapatid, maging masipag na manggagawa. Be a diligent worker. And principle number 4, take care of God's heritage. Kailingain ang pamana ng Diyos upang lalo tayong maging matagumpay. Kaya po sa patutuo po ni Haring David, sa mga awit 127 verse 3, ang linya po doon ay sinasabi na ang mga anak do po natin ay pamanang buhat sa Panginoon. Kaya dahil po doon sa dahilang ang ating mga anak ay pamanang galing sa Panginoon, dapat po natin silang paglaanan ng Christian environment para sa ating mga anak, sila po ay ang ating pong pinaka-mataas o pinaka-prioridad sa ating buhay. At ito ay nagsisimula sa araw-araw na pagkakaroon ng family worship. Yun yung Christian environment. Palagi ang pagdalo sa Sabbath school sa ating local church. Christian environment po yan. At palagi ang pagdalo sa church worship service. Sa mga urang edad po nila ng ating pong mga anak, pwede na po natin silang turuan na gumawa ng masipag sa maliliit na bagay na kaya po nilang gawin. At i-encourage na rin po natin silang mahalin ang kanilang mga ginagawa tulad ni Jacob. Ni Jacob. Ituro na rin po natin sa kanila ang kahalagahan ng pagtatapat sa Panginoon sa paraan ng pagsasagawa ng prinsipyo ng put God first. Put God first. Sa pagbabalik po ng tithe at pagbibigay ng promise combined offering plan base po sa porsyento ng lahat nilang kinita. Kaya sa bahay namin, Pastor Ray, ay 10% yung tithe, 10% din ang aming pong ini-encourage na offering bilang combined offering. At palaging gumamit ng sobre na palaging ipinuprovide dyan ng ating church. So, yun po yung mga Christian environment na pwede natin iprovide. Sa simpleng pamamaraan po na ito, maipapakita po natin sa kanila ang isang spiritual value system na sinasabi po ng Panginoon sa Mateo 6.21. Ang sabi po niya doon ay sapagkat kung nasaan ang kanilang kayamanan, ay doon din naman ang kanilang puso. So matapos po natin itong sagawa, mga kapatid, mga pangunahing prinsipyo na ito ay tinuturing po tayo mga mabubuti at tapat na mga katiwala ng Panginoon. Masasabi na po natin na bilang katiwala ng Panginoon ay nakaabot na tayo sa matagumpay na buhay. At ito po ang apat na mga prinsipyo. Principle number 1, put first things first. Ilagay sa una ang
ang dapat na nasa una. Ang principle number two, work for the right reason. Magtrabaho na may tamang layunin. And principle number three, be a diligent worker, maging masipag. And then principle number four, take care of God's heritage. Kalingain ang pamana ng Diyos na mag-create ng Christian environment sa ating pamilya. Purihin ang Panginoon, Pastor Ray. Pagkaganda, kaibigan, na napag-aralan natin ang mga mahuhusay na paliwanag. At wala na tayong dapat alalahanin pa, kundi ang mga katagang ito, admonisyon na ito, galing sa prinsipyo ng banal na kasulatan, ay magbigay sa atin ng nasiguradong tagumpay, Pastor Laudy at Pastor Jerry. Yes. Kung ating sundin lahat ng mga sinasabi ng aking mga kasama dito, ang kanilang mga sinabi ay ayon sa Biblia, ang prinsipyo ng banal na kasulatan, hindi tayo magkakamali na ang tagumpay ay nasa sa ating kamay. Kaya kaibigan at kapatid, alalahanin natin na unang-una sa lahat, sinasabing unahin natin ang Panginoong Diyos. Amen. Magtrabaho, maghanap buhay na mas maayos. Yung may integridad. O may integridad. Ang gusto ko dun, Pastor, yung may integridad na gawain. Ibig sabihin, walang halong kasinungalingan. Hindi nandadaya. Hindi nandadaya. Umapasok ng tama sa oras. Hindi nandilindang. Hindi nangunguha ng gamit ng opisina. Tama. Hindi niyo uwi. Yung mga pagkakatiwalaan ka ng boss na pwede kang iwanan kahit nag-iisa ka lang. Yun ang maganda. Walang nawawala. Lahat ng ating mga ginagawa ay alalahanin natin na iyan ay sa sukdulan niyan ay merong gantimpala o gantimpalo. Kung ito'y pagpapala tayo, ay magiging maayos at ikaluhati ng Panginoong Diyos. Kung tayo'y gumagawa ng ayon sa ating pansarili lamang, para uunlad tayo nawa, at merong mga hindi maayos na transaksyon, maaaring uunlad tayo. Pero sa harapan ng Panginoong Diyos, ay tayo ay nandadaya. Tayo ay hindi magandang halimbawa. Yes. At hindi tayo pagpapala sa lahat. At sa panahon na iyon, ay hindi tayo naging ilaw. Sapagkat bandang huli, wala tayong natatago sa Diyos, malalaman din at malalaman. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan ay, sa English ay, your sin will find you out. Yeah. Ang kasalanan mo, hahanapin ka bandang huli. Make sure that your sin will not find you out. So, ibig sabihin, gumawa na lang tayo ng tama para tayo ay magiging ilaw. Meron pa akong gusto ilaw. Share, Pastor Ray, dito. Mahalaga itong mga punto na ibinigay ng ating lesson ng matagumpay na pamamahala sa panalapi ay may mga payo rin po doon. Meron pang nakalagay doon sa Friday, sa Thursday lesson natin. Ang isang sikreto o ang mga sikreto ng magiging matagumpay sa pananalapi ay develop a financial plan. Ang sabi po doon ay, number one is get organized. Maging organisado sa pag-handle ng mga financial. Pag daw po tayo kumita, ay i-apply natin yung GSIS principle. Pag kumita na tayo, ay i-apply natin GSIS principle. Yung G ay una, siyempre put God first. Pag tinanggap mo yung finances mo, income mo, G is giving. God first, tithe, offerings, and then giving to others. Systematic benevolence ang tawag doon. Yung number two ay saving, GS. Saving. So mag-save mo, mag-impok. Kahit maliit po ang halaga, sabi nga ng incheck ay konti gastos, dami ipon. Ang sabi naman ng Pinoy, dami gastos, konti ipon. Kaya pagkatapos ng araw, sino kawawa? Ikaw na. Madalas kawawa yung Pilipino. Dami gastos. Number three na GSIS ay investment. Okay? Hindi para mamuhunan para sa sarili. Pakinabang lang, kundi mamuhunan para sa gawain ng Panginoon. Tama. And then letter S, yung GSIS is spending. Matalinong paggastos na hindi ginagamit ay yung panlasa at yung damdamin sa pabili. Kundi ang gagamitin ay yung prinsipyo palagi ng Panginoon to ano ang kanyang kalooban. Maganda. So number two, maganda, ay always spend less than you earn. No? Okay, hindi lalagpas sa matipid na paggastos dapat. Number two, para maging maayos ang ating pananalapi. And then magtipid sa panahon ng pagsweldo, pagsahod pa lang natin, ay mag-save na po tayo mga kapatid sa parahon ng payday natin. And then iwasan po ang pangungutang na kagaya po ng COVID-19. Iwasan ang pangungutang na parang COVID-19. And then number five is be financially faithful to God. And then let us remember
na ang ating pong tahanan dito sa lupa ay hindi nating tahanan, kundi ang permanente nating tahanan ay nasa langit. At habang ginagawa natin ang paghihintay sa ikalawang pagparito ng Panginoon, mag-aral pa po tayo ng may panalangin ng mga mahalagang mga pamamaraan sa pag-handle ng finances. So remember that this earth is not our real home. Sa secular na kalagayan ng tao, ang tagumpay ay nakabase kung ano lang yung kanyang nakamit o nakamkam. Pag-aari. Pag-aari. Material na bagay. Maaring salapi. Misa kasi nagiging symbol status yung kung anong meron ka. Naari-arian. Like, meron kang kotse, may bahay't lupa ka. May mataas na posisyon ka sa gobyerno o sa iglesia. Pero ang katotohanan, yung mga bagay nito ay mga palamuti lang sa buhay. Pero ang totoong tagumpay ay nakasalig lagi sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi po pwedeng ihiwalay tayo sa kapangyarihan ng Diyos sapagkat ang minimithi natin ay makapiling ang Diyos doon sa langit na bayan. Tama yan. Yun kasi ang tunay na kaligayahan ng mga tunay na nagtatagumpay sa buhay. Dahil sa sinasabi sa Marcos 8:36 ay sapagkat ano ang pakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong mundo, yung mga pag-aari na yan, eh mapahamak naman ang kanyang buhay. Ayan, totoo yan. Wala na. Wala na. Kaya last words na natin, Pastor. Okay, ang gusto ko na lang basahin natin, Pastor Ray, yung key text ko kanginang ginamit, yung unang talata ng Joshua chapter 1, verse 7 and 8. Gusto ko yung talata na yon. Ang sabi po dito sa verse 8 ng Joshua chapter 1, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginawain ng iyong lakad at magtatamu ka ng tagumpay. Mga kapatid, ang sikreto ng tagumpay ay ang pagsunod sa mga kalooban ng Panginoon. Ang aking personal na dalangin sa ating lahat, sa atin lahat ngayon, na sa pamamahala natin ang pananalapi ng Diyos, magawa sana nating mailagay ang ating naisahuli at ang Diyos sa una. Put God first. Kaibigan, hangad ng Diyos sa atin na uunahin muna natin siya bago ang lahat upang tayo maging biyaya, maging tapat tayo sa pamamahala at maging malaya sa anumang pagkakautang. Lahat tayo ay may kakayanang magtrabaho at magiging masipag na may integridad, matalinong mag-ipon, magtipid at gumastos lamang sa kailangan upang maging pagpapala tayo sa iba. Iwasan natin ang mag-ipon at mag-ipong pansarili lamang, kundi magbahagi naman tayo sa iba upang maranasan mo ang maging masaya sa buhay habang naglilingkod sa Panginoong Hesus. Sa kinalaunan ay guminhawa ang iyong buhay dahil sa iyong mapagbigay na puso. Amen. Isang larawang umiibig sa Diyos. Kaibigan, masusumpungan nawa ang bawat isa sa atin na tayo'y totoo at tapat na mamamahala para sa Panginoong Diyos. Gumagawa na maintegridad habang o hanggang sa siya'y dumating. Tayo po ay manalangin at bago natin hingiin si Pastor Jerry sa panalangin, makakarinig tayo ng isang awitin. Ika'y mahalaga.
may pag-asa dahil mahal ka niya. Sa kanya may pag-asa, di ka mag-iisa. Sa kanya ika'y mahalaga. Marami mang pagsubok ang magdaan, di kanya iiwan. Sa kanya may pag-asa, buhay mo kanya may pag-asa dahil mahal kanya. Sa kanya may pag-asa, di ka mag-isa. Sa kanya ika'y mahalaga. Sa kanya mahalaga. Pastor Jerry. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na aming Ama sa Langit, salamat po sa pagkakataon at pribilehiyong kami po'y inyong ginawang mga tagapangasiwa at tagapamahala ng iyong mga pag-aaring yaman sa lupang ito. Mm. At tinuruan niyo po kaming magiging maayos na pag-handle o pag-angasiwa ng mga kayamanang ito. Salamat po na ang mga hakbang na ito na praktikal ay magiging bahagi po ng aming pong buhay. Bigyan niyo kami ng lakas araw-araw na ito'y aming mai-apply upang maging maluwag ang aming pong mga pamemera. Nawa, Panginoon, gamitin niyo kaming mabisang kasangkapan upang makatulong din sa iba at sa aming pong pamilya at gayon din sa sumusulong ninyong gawain. Ito po ang aming hiling, abutan nawa po kaming tapat ng aming tagapagligtas sa kanya ikalawang pagparito, hinihiling namin sa pangalaming pong Jesus. Amen. 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 Kaibigan, isang pagpapala ang pagiging marunong na magplano sa pagiging tagumpay sa buhay ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos. Ika'y inaanyayahan sa patuloy na pagsusubaybay sa programang ito, Oras ng Pag-aaral. Ang Diyos ay nagmamahal sa iyo kagaya ng pagmamahal namin sa inyo.